ngayong episode, dumayo tayo sa Kapangan Benguet, isang napakagandang lugar na napakaraming farmer. Makikilala natin ang ilan sa mga farmer dito sa Kapangan Benguet. Isa na si Tatay Dicky, 69 years old at 10 taon na siyang nagtatanim ng lemon. Matututo tayo kung paano magtanim ng lemon at maririnig din natin ang realidad na iniinda ng mga lemon farmer. Ah, may mga fruit fly din. Oh. Mga... So, yun ang kalaban nila? Oo, oh, dito sa ating amin. Mga insekto. Oo, oh, insekto. Tinutusok yung balat? Balat. Pagka may mga ganun ba, tinatanggap pa sa merkado? 5 piso, 1 kilo, ganun. Ang baba. Pinakakomplikado sa inyo dito, napapahirap sa inyo sa pag-aalaga ng inyong mga lemons? Itong lupa, kasi pag rainy season, na ano ng abono. Ah, yung abono nyo nawawash out? Oo, oh, winawash out ng tubig. Magkano naman yung isang sako nun? 2,000 to. Abe, medyo talagang masakit sa bulsa yun, tay. Mahinap. Masakit na talaga. Malaki ang puhunan. Sa kabila ng kanilang hirap at sakripisyo, ay nababarat din sa baba ng presyo per kilo pag binili na ng biyahero. Pag namunga ka ng rainy season, bagsak ang presyo. Kawawa. 3-5. Mababa ng 3 piso lang. Oo. Eh, ang 3 piraso nito, 50-80 pesos na umaabot sa Manila. Tapos 3 piso lang dito sa inyo pala. Pag sa amin na farmer, saya sa mong kan, maraming pan binibitam. Pero pag magbayad sila sa pwesto, 3-5. Ayun. 1,000 kilos. 5,000 lang ang... Magiging hapong kami dito kasi nakakamura kami. Nagpalit na po ng pangalan si tatay, si Nakamurasan. Apo. Hirap ng dalawang linggo mong i-grooming. Twice a week mong i-grooming, tapos 3 piso lang. 3 piso lang. Talaga. Magiging hapon ka talaga tayo, mapapamura ka. Lugi. Lugi. Papakilala po natin ang isang makisig dito sa Kapangan na nagtatanim ng lemon. Oo. Ano pong pangalan niyo, tay? Benedicto Palace. At kilala kayo bilang sa alias na... Oo, Dicky. Si Tatay Dicky. Tay, etong mga lemon niyo dito, ilang years na? 6 years na ngayon. Mm-hmm. Umabot ng 25 years. 25 years lifetime, na. Lifetime, oo. Yeah, matagal. So, bata pa ito kung tutuusin. Bata pa. Yeah. So, anong klase naman ng lemon ito? Ito, kung sa amin ito yung native. At saka ito, hindi masyadong mataas. Hindi mataas pero maraming bunga. Oo. Yeah. Kasi pag namulaklak ito, pag may parang mata ng bangus, yun ang kwan. Talagang sigida ng... Bunga? Oo. Dire-diretso na? Dire-diretso na. Ah. Kasi parang kwan eh. 3 beses ang isang taon na mamitas ka. Oo, maganda. No? Oh. Ang season niya is mag-start sa, kung sa January. Anong start ng harvest mo? Rainy season. Mm-hmm, mag-harvest ka. Oo. So, pag summer, wala? Hindi, naman. Meron din? Abunuan muna naman. Mag-aabono. Oh. Parang i-groom mo siya, pe-prepare mo siya ulit, papatabain. Mamulaklak naman. Mag-start siya mamulaklak. Namulaklak din. Pag namimitas ka. Sumasabay? Oo, sumasabay ang bulaklak niya. So parang may next match ka na. Kasi tuloy-tuloy. Yearling, talagang tuloy-tuloy. 3 times a year. So ang gusto niyang panahon na mamunga talaga is at bulaklak sa pagtag-ulan, yung malamig. Nakaka-harvest kayo dito ng mga ilang kilo? Mga kwan, kung tatama, minsan isang harvest may 20 sacks. 20 sacks. Oh. Ang isang sako, ilang kilo yun? 50 kilos. 50 kilos. Oh. Pag tama rin ang bunga, 30 sacks. Pag namunga. Mm. Oh, para pag marami ang bunga. Tama. Oh. Saan ang galing itong binhi nito? Important din. Pero, hindi alang taon na itanim dito, manipis na. Manipis. So, nag-adapt siya dito sa... Adapt.
ano ang karakteristik ng lemon na ito? Makapal ba ang balat? Matamis? Hindi, manipis. Manipis. Oo. Tapos yung kanyang ano, level ng asim? Hindi naman ko, katamtaman. Katamtaman. Oo. Pag aamuin mo, amoy ano siya eh, amoy dalandan. Oo. Yung amoy, matamis ang matamis, amoy niya. Oo. Parang dalandan po yung amoy niya. Kasi yung ibang kwan, sa amin na yung high blood, yan ang ginagamit namin na pang itsa. Pang inom. Itsa. Sa juice. Tsa. Ah, sa tsaa. Hinahalo sa tsaa. Oo. Pipigain lang. Oo. Ayan. Pag high blood ka, pero pag sobrahan mo, anemic ka naman. Pag nasobrahan, lalamnaw naman ang dugo mo. Yan ang ginagamit namin. Pag ano po, sa ginagamit nyo sa? Trangkaso. Trangkaso, titimplahin. Oo. Tapos lalagyan na asukal. Hindi naman masyado. Konti lang. Para pangontra sa asin. Tapos makaka-recover kasi high in vitamin C. Kasi yung itong kwan maganda naman sa high blood eh. Pero pag sinubrahan mo naman, ma-anemic naman. Magiging anemic ka naman pag nasobrahan. Ano po ang mga naging trabaho niyo pa noon at tinanim? Driver. Ah, dati kayong driver. Ilang years na po kayong nag-drive? 30 years. 30 years, tapos ngayon sa pagsasaka ng lemon, ilang years na? 10 years. 10 years na. O kasi... So parang naging palit na trabaho ninyo pagda-drive ay... Pumina ako ng driver, yung anak ko nang nagmamaneho. Mm-mm. Ano sasakyan po? Jeep. Jeep. Dito, dito sa Baguio? Oo. Resto driver, sweet life. Ito mga... Eh, hey, sumunod sa yapak din nyo eh. Hindi naman ako kan, sweet lover. Medyo lang. Ito, ang lover ko. Ayan, ang mga lemon. Oo. Ito naman, Tay, paano naman ito itinatanim? Ito, hindi naman kwento itong kwan eh, itong... Galing sa binhi ito? Hindi, markot. Mm-hmm. Ito, yan. Tanggalin mo itong balat, mm-hmm. ganito rong kwan, itong, mm-hmm. itong gawin natin. Yan. May moss na kwan, yan mo dito, saka plastics, kwan, plastic. Lalagyan ng lupa? Oo. Hindi. Hindi na. Yung moss na lang. Moss lang, lumot. Oo, lumot. Mm. Puti pa lang, kung lagyan mo ng ano, plastic. Babalatan yung sanga ng konti. Balot. Mm. Pag tatlong buwan o apat na buwan, may ano na. Papaugatin nyo. Oo, paugat na. Ayun. Yan, ito ang kon. Kung gusto mong magparami ng ganito, ito, markot na ito. Mm. Parang hindi ano, pwede yung kon. Binhi. Pagka nagpabinhi kayo, matagal mamunga. Hindi masyadong... Hindi mabuhay, mahirap buhayin. Oo, itong markot na lang. So kung markoted ito lahat, saan galing yung binhi ninyo? Sa tuba. Binili nyo? Oo. Binili nyo sa kanya? Mm. Oo, binili mi, saka nagtanim kami. Kami naman ang nagmarkot. Nagparami, nagmarkot na. Nagparami. Lahat ng nagtanim dito sa Aminudon Luzon, galing sa tuba. Atok, Kapangan, Tublay. Marami pa sa buntok pa. Pumunta pa sa buntok ito. Yeah. Kasi pero ang galing lahat ang barkot na kan sa tuba. Mm. Binibili nila sa tuba, pagano nila. Magkano yung marketed ninyo na binibili? Kung talagang bakwan may 120 ang 100, isa. 120 marketed. Oh, ano na pero nakapat na yan ah. Naka may lupa na, may ugat na. Nakapat sa ano plant bag. May dahon na. May dahon na. Ilang years ang hintay nila para mapabunga? Dalawang, 2 years. 2 years. Nag-practice na. Namumunga na, pero hindi masyado. Okay. So kahit na hindi mabot ng 2 taon, paunti-unti may paisa-isa, 2 bunga. Parang yung itong gantong ito, isa lang. Tapos after 2 years, dun talaga siya magsisimula. 3 years. 2 to 3 years. 2 to 3 years, 4 years. Oh, talagang namumunga na. Ayan. Pag 4 years, yun ay maximum na talagang makakakuha kayo ng 2 sako. Oh, ang isang puno. Napakadami pala. Oh. Ayan. At ang isang sako naman, 50 kilos ang laman. So, parang 100 kilos lang itong isang puno. Puno. Pagka maximum year niya is 4 years. Doon na simula. Oh. Hanggang sa 25 years.
o abot ng 25 years kung talagang may tinaran mo. Maalagaan. O, maalagaan. Yeah. Paano naman yan inaalagaan? Ano yung mga abono, grooming? Ano yung spray. Yung ano? Ano yun? Organic pesticide? Hindi, yung pesticide. Pesticide talaga. Pero ang ginagamit nyo, organic? Oo. Organic. Yung panang manok. Yung mga pataba, ipot ng manok. Kasi binabalot namin yan eh. Yung lugit ng manok. Yung Tapos ilalagay lang dito sa may puno nila. Puno. Ano-ano pa po yung mga pag-aalaga nyo sa ganitong klase ng lemon? 2 times a week, alaga nito. Ano pong gagawin nyo 2 times a week? Ito, gagamit kami ng abono. Ah, okay. Maglalagay ng may urea, ganun. Ammonia. Para ano ito, ganito ang... Maganda ang dahon. Oo, dahon. Magsumisibo ng dahon. Oo, magpalit. Nagpapalit ng dahon. Sumasanga, tapos dun sa mga bagong sanga niya, dun magbubunga. Oo, bubulaklak. Oo, pag itong bago na ito, mamulaklak na. Pag maabuno ah. Okay. Yun ang importante. Oo. Twice a week dapat meron. Saan naman ang gagaling yung paabono nyo? Gumagawa kayo bang organic? Hindi, binibili namin sa Shilan. Ah, bumibili na lang. Dahil maganda ang weather dito, ito ba eh, dito lang talaga sa Benguet mabubuhay? Kung ibababa namin, kumari sa Nagcarlan, Laguna. Kahit na anong klima ng kon, pwede naman. Kahit sa mainit, pero hindi masyadong mahaba ang buhay. Pag dito sa malamig. Mahabang mas magandang ano, siguro mas konti ang bunga din kasi mainit. Oo, pero pag 10 years na, 15 years hindi na sila bubunga. So maikli, sa nabawasan bunga na, pero paisa-isa na lang. Pwede na lang pang bisita. Iba-iba. Maliliit na kumikipis. Hindi dito sa amin na kung may taran mong abuno, ma-maintain na rin yung size na yan. Makukuha. Oo. Tapos umikli ang buhay, nabawasan na 10 taon. Oo. Pag sa mainit. Sa mainit na lugar. Pero dito sa amin, matagal. Ito talaga ang paborito na lang place. Mabot pa ng 30 years pero hindi na pa inalagaan. Tumagal pa ng 30 years. Pero hindi na alagaan yun. Pero mayroon pa rin. Meron at meron pa rin. Pero hindi na bunga. Hindi na namumulaklak. Pero pag siguro ma-maintain na riyan, alaga nila. Ayos pa, dito. Pwede pa. Bukod sa abono twice a week, ano pang pag-aalaga? Nag-grooming ba kayo? Tatanggal kayo ng mga sasangang tuyo na? Puputulin namin itong nasa tuktok nitong kwan ito. Hindi nyo pinapayag ang tumaas? Oo, kasi hindi mo mapipitas, mabubo. May katangkaran pa naman si tatay. Pag nag-groom ka, pilihin mo itong mga sa sangang ito, tanggalin, ganito. Yung mga, ano sanga yung tinatanggal nyo? Itong hindi... Yung mga natutuyo? Hindi pa, hindi mamulaklak. Ito, ganito, linisin mo. Para dito sa lahat dito. Yung nutrients, yung anong, ano, sa sanga talaga na nagbubunga. Kailangan bawasan? Oo. Kasi masyadong marami. Hindi kayang supplyan. Kaya hindi kaya ng abuno. So, kasi kailangan babawasan? Oo, babawasan. Para good size lahat ang bunga. Yan ang grooming. Kasi yung supplyan ng abuno. Pag ganitong size, itong lahat. Hindi walang maliit. Flying... Ah, may mga fruit fly din. Oo. Yung mga... So yun ang kalaban nila. Oh, dito sa ating amin, mga insekto. Oh, insekto. Tinutusok yung balat. Balat. Pagka pagka may mga ganun ba tinatanggap pa sa merkado pag may mga medyo may konting pero brutals. Pero hindi masyadong mababa ang presyo. Mababa ang presyo. Yung natutusok, pwede naman bili nila pero mga 5 piso, 1 kilo ganun. Ang baba, 5 piso, 1 kilo, napakamura na naman. Pag namunga ka ng rainy season, bagsak ang presyo. Kawawa. 3, 5. Bumababa ng 3 piso lang. Oo. Eh, ang 3 piraso nito, 50, 80 pesos na umaabot sa Manila. Ay.
Tapos tatlong piso lang dito, dito sa inyo pala. Puta, pag na, sa amin na farmer, pag ang ano saya-saya mong kan maraming kan binibita mo, pero pag magbayad sila sa pwesto, putang 3-5. Ayun. 1,000 kilos. 5,000 lang ang magiging hapong kami dito kasi nakakamura kami. Na oh. Nagpalit na po ng pangalan si Tatay, sinakamurasan. Apo. Hirap ng ano dalawang linggo mong igugrooming. Twice a week. Oh. Mong igugrooming tapos 3 piso lang. 3 piso lang. Yun. Talaga. Magiging hapon ka talaga tayo, mapapamura ka. Lugi. Lugi. Ay, itong natanaman na ito, mga 2,000 square meter. 2,000, malawak din, 2,000. Pahaba siya eh, nakikita ko. Pag ano. Nat nasa tuktok tayo ng Burol, ano? Kitang-kita niyo naman, may fog pa, ano, aga-aga. Ito, natanaman itong kwan, kasi mga 250 yata itong puno na ito. Mo dito. Ilang puno ang iyong nasimulan dito, itanim? No? 100. Ah, nagsimula kayo sa 100. Galing sa kwan, Tuba. Sa Tuba, yung 100. May akin na dyan sa kwan, sa Kinun. Minarkot namin da sa Kinun. Pinunta namin siya dito sa lupa namin dito. I see. Oo. Ayan. At yung additional 150, no, dahil 250 na ngayon, kayo na yung nagmarkot. Oo. At ito naman tayo, ano yung pinakaayaw naman nila? Yung pinakakomplikado sa inyo dito, nagpapahirap sa inyo sa pag-aalaga ng inyong mga lemons? Itong lupa, kasi pag rainy season, na ano ng abono. Ah, yung abono nyo nawawash out? Oo, winawash out ng tubig. Pag ganito siguro, steady naman siguro. Kasi ito, yearly itong inabuna namin, pero pag rainy season, yun. Mahirap sila ang i-groom pag rainy season. Oo. So ano nangiging solusyon nyo sa problema na yun pag wapdown? Abuno naman. Lagay na lang ulit? Oo. Hindi naman taon-taon sigurong mahabuno kung steady ang kwan abuno pag ganito ang lupa. Mm-hmm. Pero ganito rin na kwan, rolling na ito, wala, mawawash out. Pag gumamit ka ng abuno ito, mga 8 sako. 8 sako ang abono? Lahat ito. Sa 250 na puno, oh, makakawalang sako. Magkano naman yung isang sako nun? 2,000 to. Abe, medyo talagang masakit sa bulsa yun, tayo. Mahinap. Masakit na talaga. Malaki ang puhunan. Pag hindi katatama sa 30, 40 pesos ang isang kilo, bagsak ka na. Ang laki talaga ng difference nung bumababa ng 3 piso. Oo. Oh, dapat ideal 40 pesos. Oo. Oh. So, magkano ginagastos nyo sa isang buong taon kung sa abono lang? Aabot ng kwan, mga 40,000. Pag bagyong malakas ang hangin, Nabubuwal. Mabuwal. Yun ang kalaban nyo dito kasi nasa taas kayo ng bundok. Kasi manipis ang ito, ugat. Manipis lang? Oo. Palapad lang siya na... Oo, dito lang sa babaw? Hindi siya talaga lumalalim. Hindi pa ganun. Kasi so, markot na ito. Pag yung anong yung ginudugtong na kwan, grafted. Undrafted. Pwede malalim siyang malalim siyang mag-ugat. Oo. Pero so pwede pala tong grafted din. Pag ginrafted naman, ano ang pinaka base na puno? Kalamansi, pwede kalamansi. Kalamansi, oh. Pwede. Kalamansi. Yan ang kwan, drafted na ko ito. Pero, hindi masyadong namunga. Konti lang ang bunga. Oo. Pag ganito, yung sabi kong marcoted, namunga. Mas maganda kasi original yung kanyang puno talaga na pinaugat, pinaugatan yung sanga. So, yun po, may dalawa po palang klase na pwede. Pag bininhi, hindi pwede. Hindi. Hindi mabubuhay, bihirang-bihira. Meron, pero tigisa lang. Bihira. No? Mas mahirap magparami pag sabihin ni. Tsaka mas matagal siguro pa bago palaki. Oo, matagal lang talaga. Kasi pag markot, yan ang magandang madali. Kaya lang, mababa ang ugat. Oo. Palapad, hindi pa ilalim. Kung yung drafted na yan, baka abot ng 6 na taon bago mamunga. Mabagal din bumunga pag drafted. Itong markot na ito,
2 years na. 2 years. Namunga na. Nagsisimula na siya. Nagsisimula na. Ayan. So pag nabuwaltay ng bagyo, anong mangyari? Pwede nyo itayo uli? Tabunan? Oo, hindi na. Huwag mong galawin. Mm-hmm. Mayroon pa rin ang dahon. Hindi maanong dahon. Pag may ugat na nakakapit ng 4, 3, mm-hmm, pwede maano pa. Mabubuhay pa siya doon. So hanggat may ugat, kusa na lang siya mag-a-adjust. Ano mo ng lupa? Tatabunan na lang ng yung ugat niya. So hayaan mo na lang siya mag-adjust. Papasangahin mo na lang uli. Igugroom mo. Igugroom mo. So hindi, pagka ginalaw mo, mas wala na. Mamamatay siya. Kasi yung sabi ko na kon, manipis ang ugat. Kasi ano, parang papaya pala, yung papaya pag natumba. Pagkahinayaan mo lang, parang mas maganda pa nga daw ang tubo. Hindi mo galawin. That's mas mamumunga pa na marami. Tabunan mo na lang. Tatabunan na lang, pauugatin, tapos pasasangahin mo ng panibagong puno. Ayan. Yan po ay talagang hands-on na kaalaman. At kung kayo ay magtatanim at meron kayong tanim na, ay yun. Maganda pong tip ni Tatay Dicky. Tay, ano pa ang gusto mong idagdag dito sa pag-aalaga o pagtatanim ng lemon? Ano pa yung kailangan nilang matutunan? Ito, Marcot, pag gusto ninyong magtanim, mag-order kayo ng Marcot. Mm-hmm. Kasi ito madali itong namunga. Mahirap yung grafted. Nahirap ang grafted. So, at saka hindi namunga, hindi masyadong mamunga. Itong Marcot na ito, talagang maganda. Yan ang the best na dito sa amin. Apo. Kamusta naman po ang kita ninyo kahit papano? Meron pero pag bili mo ng bigas. Pangangailangan nyo. Pangbayad ng kuryente. Kuryente. Pwede naman. Mura naman ata ang tubig dito kasi hindi naman umaagos lang ang tubig nyo dito. Yung ininom namin ang binibili. Pang-inom lang. Pero yung pangligo dyan, galing sa bundok. Talaga nag-uumapaw ang dito ang tubig. Tinan naman, pero kung na virus. Ah, okay. Na virus yung mga ganito nyo. Kasi pag na virus na ito, hindi na. Yun pa isang kalaban. Oh. Yun yung sanga, para sa pareho ng kalamansi. Yung natutuyo yung sanga, tapos mamamatay na. Hindi na daw yung nagagamot. Pag nagsimula na, papatayin mo na. Kasi nandiyan sa lubang kon. Yung sakit. Pesticide. Yung peste. Meron ba kayong mensahe tayo sa mga kabataan na takot magbungkal ng lupa, natakot mamadurmihan? Yun ang kwan ang sabi ko sa mga apo ko, mahirap ang farm, talaga mahirap. Mag-aral kayong mabuti kasi sa akin, tumanda ako sa farm na ito. Talagang pag mahina ka, wala na. Pag sino ang mag-asikaso ng farm mo. At hindi rin yun, talagang dinadaing ninyo, minsan mababa din ang kasi kuha. Pag may nag-aral ka, may trabaho ka, pumasok ka sa sa trabaho mo, pang forever na yan. Ito hindi pang forever din ito, farmer, pero pag mahina ang katawan mo na, hindi mo kayang mag-farm, wala na. Unless may maganda, meron kang negosyo na ganito, meron kang tauhan. Mabigat din, pero sinosolo mo. Malakas. Napakalakas. Yan ang sikreto ng kakisigan ni Tatay Dicky. Maraming salamat po sa pagbibigay ng salamat kaalaman sa mga kasama kong farmer. Itong kapatid nitong galing sa Laguna. Si Tito Jay. Tito Jay. Maraming salamat din. Taraki naman at pumunta dito sa atin kaamin Kapangan, Datakan, Bantayan. Ayan, batiin nyo sila ng inyong lingwahe, Tay. Agsapa tayo amin. Agsapa matata. Kada kayo nga kakadwa nga naglimon, pangasiyo ta, isuruyo ta, dadu mga nga kanwan, yan ti mabalin nga ma kati limon, ta dito ti mabalin nga pagbiyagan mo ti limon, no, base kaso. Salamat. Ayun. Agree ba kayo sa agree? Oo. Approve. Agree. Approve dun. Sa camera, ganun tayo. Ayun. Agree.